May isang batang estudyante ang papatawid nang bigla itong masagasaan. Bumaba ang nakabangga at tinulungan itong dalhin sa malapit na ospital. Si Mr. Garcia po ba ito? Kinalulungkot kong sabihin na aksidente po ang inyong anak. Nagmadaling lumabas ng opisina ang lalaki at sumakay ng kanyang sasakyan. Habang siya ay patungo ng ospital, may nakakotse na biglang nag-overtake sa kanya. Hinarang niya ang kanyang sasakyan sa nakakotse at pinuntahan ito. Ano bang problema mo? Bakit ka nag-overtake sa akin? Ginoo, pasensya na. Ako'y nagmamadali. May kailangan lang akong puntahan. Sagot ng lalaki. Wala akong pakialam. Bakit? Importante ba yung pupuntahan mo? Sino ka ba? Anong trabaho mo ha? Hindi mo ba ako kilala? Bumaba ka dyan at magtuos tayo. Noong nakahanap ng tiyempo ang nakakotse, kumaripas ito ng takbo hanggang ito'y makalayo. Pagdating ni Mr. Garcia sa ospital, nagpunta siya sa receptionist. Nasaan ang anak ko? May doktor na bang nag-aasikaso sa anak ko? Dumating na po ang doktor, Ginoo. Huminahon lang po kayo. Huminahon? Na-aksidente ang anak ko. Gusto mo lang huminahon ako? Antayin na lang po natin lumabas ang doktor at bigyan tayo ng balita. Matapos ang ilang oras na paghihintay, lumabas ang doktor at hinanap ang magulang ng bata. Kumusta ang anak ko? Ligtas na ba siya? Ginawa mo ba lahat ng makakaya mo? Huminahon ka, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ang anak mo. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Agad namang kumalma si Mr. Garcia sa kanyang narinig. Sa di kalayuan, naupo ang doktor at muli niyang naalala ang aruganteng lalaki. Sino ka ba? Anong trabaho mo? Hindi mo ba ako kilala? Bumaba ka dyan at magtuos tayo. Nang mga pagkakataong yun, napalingon si Mr. Garcia sa doktor. Ikaw? Yung lalaking nakakotse kanina? Ako nga, Ginoo. Hindi ko gustong takbuhan ka, subalit may taong nasa panganib ang buhay. Kung aantayin pa natin ang pulis para tayo ay magkaayos, baka hindi ko na naabutan ng buhay ang bata. Kaya pasensya ka na. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa inyo, Doc. Naging arugante ako at nakapagsalita sa inyo ng hindi maganda. Sana mapatawad mo ako at salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang mahalaga, ligtas na ang buhay ng anak mo. Walang maitutulong sa isang sitwasyon kung ikaw ay magiging arugante. Pairalin ang konsiderasyon, pasensya at malawak na pangunawa upang walang buhay ang mapunta sa alanganin. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance, for the Lord is a God who knows, and by Him, deeds are weighed.